Hey guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon nga po is pangatlong beses na po kaming pumunta dito sa Santa Barbara para po mag-sorting po ulit. Ayan, kasama ko po yan si Ray. Magpapakain po kami dito para po makita po namin yung sorting po namin. Buwabalik po kami dito after 2 weeks po. Kada 2 weeks, buwabalik po kami dito para po mag-sorting. Yan na po yung mga alaga nila ngayon. Ang dami na pong malalaki, kaya kailangan po talagang mag-sorting dito sa lupa para po hindi po maubos yung mga alaga nating mailiit o yung mga mababagal pong lumaki. Ayan. Kung napapansin nyo po, sobrang dami pa rin ng alaga nila kasi po lagi po namin naalis yung mga kailangan pong alisin, yung mga shooter. Ayan. Sobrang active po ng kanilang isda. Meron po kaming nilalagay na gamot po dyan. Ang ginagawa namin dyan, dito kami sa concrete pan naglalagay ng vitamins at saka gamot. Para pag nag-drain po, dito rin lang po pupunta yung mga naitatapong gamot para wala pong sayang. Ayan. Ito ay isusorting na naman po namin mamayang mga alas 3 po ng hapon para po hindi na po mainit. Kahit saan po siya magtapon, sobrang active po ng mga isda. Kasi po, may vitamins po itong nilalagay. At kung napapansin nyo po yung kulay ng kanilang tubig, kulay green po siya, na lumot. Yan, lumot po yan. At kung napapansin nyo, yung mga kanggong po is nilagay na po namin dun sa gilid para po hindi po umasim yung tubig. At ito din po pala guys, ito po yung ano, yung azolla. Kakalagay lang po dito. Ito po ay aabangan po namin ng 3 days para po mag-green. Ito po ay mga seeds lamang, kaya ganyan yung kulay. Then ito naman po, dito naman po sa concrete pan. Papakain rin po kami dito. Ito naman guys, yung mga nahuhuling lumaki. Yan. Nasa 4 inches na rin po sila. Paglipas po ng halos magdadalawang linggo, lumaki na rin po sila kahit papano. Ito po yung mga hinihiwalay po namin para po hindi po sila makain. Mamaya po, pag mag-sorting po kami, lahat po ng mga po namin maliit, ilagay po namin dito. Tapos yung mga malaki, dito naman po. Yung ginagawa po namin dito guys, para po hindi po gaanong maaksaya sa tubig, pag nag-aalis po kami ng tubig, nagsusorting na rin po kami. Para po kahit papano, hindi po maaksaya sa kuryente. Ayan. Ayan po sila, kung napapansin nyo dati, sobrang liliit lang po ng mga to. Yung mga bula na po yan, is yung acid po, kailangan po natin alisin yan. Para po hindi po maapektuhan yung mga isda na nakatira dito. And guys, dito naman po sa kabila, halos wala pong kumakain kasi po magpapalit po kami ng tubig. Alisin po namin yung tubig at pipiliin na rin po yung mga malaki at maliit. Sabi ko nga po kanina, yung mga malaki i-stay po nila dito. Tapos dito naman po yung mga maliit. At doon na rin po sa earth pan, lahat po ng makukuha namin malaki, ilagay na rin po dito para po, parang tatlong sukat po ang mangyayari. So ayun nga guys, mamaya po isa-update ko na lang po kayo kung ano po yung mga gagawin po namin. At ito nga po yun guys, yung sinasabi ko po ngayon na mag-drain po. Ayan. Kasi po, pipiliin po namin yung mga isda dito. Ito po yung style po ng drain po dito. Ito po yung 100% po nila. Ito po yung 50% po, kasi ito po yung overflow. Kung saan po, lahat po ng tubig pupunta po dito sa labas. Tapos, ito po yung pinakakanal. Yan. Tapos, ito rin po yung kabila. Lahat po ng naitatapon dito sa concrete pan na ito, dire-diretso po siya dito sa earth pan. Kung saan lahat po ng
nilalagay po namin gamot at vitamins po dito sa concrete pan na ito. Pag nag-drain po, lahat po pupunta po dito sa lupa. Kung saan wala pong nasasayang na vitamins na gamot na nilalagay po. Yan. Ito po yung isasorting po namin mamaya guys. I-update ko po kayo para po ito paano meron po kayong makuhang tips po para po hindi po malugi. Ayan guys, wala na pong tubig yung concrete pan. Kung napapansin nyo, wala na pong isda dyan sa lupa. Kaya nililinisan na rin po yung lupa para pumalis po yung mga black. At ito na po yung mga isda na sa kanal na po. Ayan. Ganyan po yung itsura ng concrete pan pag naubos na po yung tubig. Itong mga andito guys is alisin po namin yung mga malaki at maliit. Paghiwalayin po namin para hindi po maubos. Ganyan po yung ginagawa para po malinisan at maalis po yung mga dumi ng hito at hindi po magsanhi ng ammonia. At ayun nga guys, ito na po yung mga nakuha naming shooter na andito sa concrete pan. Ayan. Yan po yung mga shooter na kinuha po namin. Yan po. Kung napapansin nyo yung kulay nila is napakaganda po. Ito yung mga kailangan po nating isorting para po hindi po maubos yung mga maliit. Dahil tapos na po kami dito sa concrete pan, susunod naman po itong earth pan. Yan. Mga alas 3 po. Mag-sorting din po kami dito para po hindi po gaanong mainit. Ito naman po yung mga andito sa drum. Yan. Yan po yung mga ihiwalay po natin para po hindi po malugi yung may-ari po dito. Yan guys. Then update ko naman po kayo mamaya pag tapos na rin po kami dito sa earth pan. At ayun nga guys, tapos na po kami mag-sorting dito sa concrete pan. At nilagay na rin po namin yung nakuha po naming malaki. At ngayon naman po, dito naman po kami ngayon sa earth pan. Kung nakikita nyo yung net doon. At ito po yung mga nakuha namin. Kaya naman ito. Yan, ito po yung nasa lupa. Kailan na po nating alisin to para po hindi na po makakain ng mga maliit na kagaya ng hito. Yan. Kailan na po nating alisin to kasi po ito po yung shooter. Kasi po pag hindi po nating inalis yun, pwede pong maubos po yung mga alaga nating maliit. Yan. Ayan guys, pwede na po itong iprito. Kaya pala may mag-aspon ka sa ano eh. At yun nga guys, patuloy pa rin po kaming nagsasalop po ng isda dito sa earth pan. Yan yung dalawa kong kasama. Yung kung nakapansin nyo yung kulay puti, yan po yung sinelas po yan para po lumutang yung ibabaw ng net. Then doon naman po sa ilalim niya is meron po kami nilagay na nut, yung tornilyo po na medyo malaki para po pampabigat. Yan. Yan po yung kasama ko. At ito naman po yung mga nahuli po namin. Ito po ay pang apat na pong beses namin nagpabalik-balik. Yan. Ito po yung mga nakukuha po namin. Tapos ito po yung mga nililipat po. Ito po yung mga past grower po na inalis po namin. Tapos ito naman po yung mga maliit. Then dito naman po yung katamtaman lang po yung laki. Kung saan sa earth, kung saan dito po sa concrete pan na ito namin inalagay. Yan. Yan po yung mga naano po namin.
Yan. Yung mga napipili po namin dito, binibilang po namin para kahit paano alam po namin yung ipapakain. Tapos dito naman po, ito yung mga ibabalik po sa earth pond. Yan, maliit lang po. Tapos ito po, ilalagay po namin sa drum muna para hindi po makakain ng mga maliit. Yan. Ito po yung update dito sa inaalagaan po namin dito sa Santa Barbara po. Napapansin yung mga kulay nila. Goods naman po, maganda po yung pagkaka-alaga po sa kanila. At yun po yung dalawa ko pong kasama. Tignan po natin kung mayroon po silang nahuli. Kasi po, mas maganda po sana kung tatlo po kami yung andyan. Ako po yung nasa gitna. Kaso sabi nila, susubukan daw po nila yung dalawa lang po sila kung mayroon pa huwag makukuha. Meron kayong nakuha? Wala. Ray, anong masasabi mo, Ray? Meron. Automatic. Okay. Yeah. Yan po sila, guys. I-update ko lang po kayo dito sa mga inaalagaan po namin para po kahit papano mabigyan po kayo ng tip kung paano yung mga gagawin. Wala kayong nahuli. Ayun. Mahirap pag dalawa. Mahirap talaga pag dalawa. Wala daw po silang nahuli. May hina po sila. Yan, wala silang nahuli. Kaya tama na po. Para hindi po ma-stress masyado yung mga isda. So yun nga guys, pipiliin lang po namin yung mga nakuha po namin sa lupa. Tapos, ilalagay po namin sa concrete pan. Para kahit papano po, is hindi po maubos yung mga alaga po natin. At ito nga guys, yung mga nakuha po namin sa earth pan. Pinipili na po ng kasama ko. Yan, kailangan po is dahan-dahan lang po natin. Kahit wala po tayong ibang kagamitan sa pagsasorting, pwede naman po ito, depende po yan sa nagsasorting. Ilang beses ko na rin pong sinubukan o ganito magsorting, wala na pong nangyayaring hindi maganda. Goods naman po kahit pagkatapos namin magsorting is wala naman pong namamatay. Depende lang po talaga yan kung paano nyo isorting yung mga alaga nyo. Pero kung maselan po kayo, gawa po kayo ng pagsasortingan po yung madulas po para hindi po mamatay yung isda nyo. Pero sa amin, ilang beses na po ako nagsorting dito na ganito yung ginagawa namin, wala naman pong namamatay. Yan. At yun lamang guys, yung update ko po dito sa Santa Barbara na inaalagaan po natin. Kung para sa akin lang po, kung meron po kayong earth pond na pinaglalagyan ng isda at hito po yung alaga nyo, tsagaid lang po nating mag-sorting kahit po twice a month po para po kahit papano hindi po kayo malugi. Kasi po ang hito po, pagka siya po sa bungangan nila, yung kapwa nila na isda, kakainin at kakainin po nila yan. So ayun lamang guys, sana po may natutunan po kayo sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa susunod pa naming videos. Thank you! Ayun lang po yung mga update po natin.